saingan niya. So, mga darling, welcome sa aking channel. At kung bago pa po kayo, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe at i-hit na ang notification para magiging updated po kayo sa mga videos natin at sa kung anong mga ganap ng ating channel. So guys, ayan, papunta kami ngayon sa town at bibili kami ng regalo para sa asawa ng pinsan niya. Kasi in-invite kami for the 30th birthday today. So it's a big celebration kasi round number siya. Yun yung mga big celebration nila dito, yung mga 30, 20, 40, 50, yung ganon. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano kami nag-meet ng aking sa kagustuhan na rin niya na
pumunta ako dito sa Norway. He encouraged me to come over here because he's been here for work, and he said it's really nice to stay. The benefits are all okay compared to Singapore. The people is very accommodating. Napaka ano yung mga Norwegian, friendly. What should I say? Pantay-pantay. Talagang totally different sa namataan ko na pamumuhay. Like for example, nakapunta din po ako ng Qatar, very different. Wala po silang ano dito, sir or madam, pantay-pantay. Walang mayaman o mahirap. Kasi pira lang daw yun. Kaya sabi nila, pare-pareho lang. So doon ko na experience, ay na pagtanto pala, sorry, na okay, I will give it a try. At saka yun naman din yung kagustuhan ng aking ex na magpunta dito para daw makahanap ako ng isang lalaki na makapagbigay sa akin ng what we call charot. Kasi matanda na po kasi siya at hindi na siya pwedeng mag-anak, sabi niya, kasi ayaw niya daw. It's a long story. Kaya sabi niya, ang masasabi ko lang, unconditional love, charot. My husband also is unconditional love, charot. Tawa na lang siya. And he knows everything also as well about that. So, ganun na guys, nagpa-interview ako after a couple of months actually, like 6 months. Binalikan ko yung agency na yun at nagtanong ako kung mayroon pa ba yung offer na yun. So ngayon, sinabihan ako na okay, mag-interview ka in like few days. So sabi ko okay. So December, nagpa-interview ako at nagkapalagayan kami ng loob ng aking host family or nagiging host family ko dito sa Norway. At nag-asikaso agad sila ng papers. By January, sinin nila sa akin. Natanggap ko naman dito by March. And by March din naman, in-apply ko agad yung visa ko as an au pair doon sa embassy doon sa Singapore. So, on May, natanggap ko yung resulta, approve yung visa ko. So, nakapunta ako dito on June. Kasi humirit pa yung amo ko doon sa Singapore na mag-stay muna for a month. Ganun. So, napunta ako doon sa si Kristiansand. And yung asawa ko is nakatira dito sa west and ako naman ay sa south. So, one time nung may course yung asawa ko doon sa banda malapit sa amin, charot, doon na kami nagkakilala. So, ganon. Nabihag niya ang aking pala, charot. Nasungkit niya ang aking kaibuturan, char. So, ganon po guys. Dito na kami nagkakilala ng aking asawa sa Norway. So, yun. At nag-date kami for almost a year. At first time namin na nag-date, yung umakyat kami na, yung nag-overnight talaga sa, nag-overnight kami after couple of months. Nag-date, nagpunta, nag-akyat kami sa bundok ng tinatawag na Preikestol in one of the tourist spot here in Norway, yung Preikestolen. Doon niya napagtanto na gusto na niya akong pag-asalan, charot. At gusto na niya akong ikip. So, doon na start yung aming love story. So, ngayon, we are married for 5 years. Am I right? Yeah. Yeah. We are married for 5 years and in relationship for 6 years. In love for 6 years.
Are you still in love with me? Oh, yeah. Ha? Oh, yes. Oh, yes. So, guys, yun lang po yung history namin. At sana po may natutunan po kayo. At mas nakilala nyo pa po ang kami. Char. So, thank you for watching, guys. And I hope you enjoy watching with us. And sana po pag subaybayan nyo pa po yung aming channel. And till our next video. Bye for now and I love you all. Bye for now.